Yo, what's up mga ka-hunter? Narito na nga ang bagong labas ng Hunter x Hunter manga chapter 399 na may pamagat na Eviction. And as usual ay bago nga tayo magsimula ay mag-recap muna tayo sa nakaraang kabanata. Sa nakaraang kabanata ay maaalalang si Nurch at inimbestigahan ng grupo ni Nobunaga ang Room 3101. Napatunayan nga nila na daan ito patungo sa lihim na hideout ng Haley family. At bago nga nila ito subukan pasukin ay dumating naman sila Hinray at Wang at iminungkahi nito ang plano para matukoy kung saan nga naroon ang tunay na hideout ng kalaban. Sa umpisa ay tila hindi pa nga rin naniniwala sila Feitan kay Hinray. Ngunit dahil ang plano nito ay siya din pala mismo ang gagawa ng paglagay ng transmitter ay napahanga nito si Nobunaga at sumunod din ito kay Hinray sa bandang huli. At dito na nga nagsisimula ang chapter 399. Sa pagpapatuloy ng kwento, magkasama na ngang nagpa-teleport sila Nobunaga at Hinray sa sikretong hideout ng Haley family. Alerto nga ang dalawa at handang magtulungan kung anuman ang mangyari sa isa't isa. Nakaharap sila ngayon sa laundry room o sa tinatawag nga nilang disposal room kung saan dinadala nga ng Haley family ang kanilang napapatay dito. Ngunit wala nga rin silang naabutan doon at ang tanging naririnig lang nila dito ay ang pag-andar nga ng makina ng washing machine. Kaya naman nabanggit ni Hinray na maaaring may tao daw doon kani-kanina lang. Hinalintulad din ito ni Nobunaga sa sikretong hideout na natagpuan nga nila sa likod ng room 3102. Naisip din bigla ni Nobunaga na baka ang mga taong ipinadala niya dito noong una ay kasamahan din pala ng Haley family. At kung ganoon nga daw ang nangyari, eh binigyan niya lamang ng idea ang mga kalaban upang umatras. Pinagaan naman ni Hinray ang loob ni Nobunaga. Sinabi niya na dahil sa wala naman siyang mga dugo na nakita sa disposal room ay maaaring itinali muna nila ito at dinala sa ibang lugar. Maaari nga daw na tinanong nila ito pagka-teleport dito at mayroon silang protocol na kapag nag-teleport dito ay ang kanilang kapitbahay ay kinakailangan na nilang mag-evacuate. Dahil sa sinabing yon ni Hinray ay napatanong na si Nobunaga sa kanya na kung pinapagaan niya lang ba ang kanyang loob ay huwag siyang maggalala dahil mahinahon pa naman daw siya. Moving forward ay naganda na nga silang muli sa pagbukas ng isa pang pintuan at dahil nga sa malakas na ang kutob ni Nobunaga na ito na nga ang pinto na kanilang hinahanap ay makikita na nga ang kanyang katawan na binalutan na nga ng Nen. At tama nga si Nobunaga. Pagkabukas ng pinto ay bumungad sa kanila ang walong miyembro ng Haley family. Ito ay sila Terebilu, Yokotani, Oraj, Gelato, Soufflet, Montblanc, Chiffon at Perigord. Nananatili pa rin ang nakatayo sa labas sina Hinray at Nobunaga sa harap ng kwarto. Dahil kapag pumasok nga sila sa silid na ito sa pamamagitan ng pinto ay baka nga mag-trigger na naman ang panibagong patibong. Sa loob ay tila pinag-uusapan ng mga miyembro ng Haley family ang tungkol sa entablado. Meaning to say, ito nga yung mga trap na inilalagay nila sa bawat kwarto. Gumagamit din sila ng ilang salita tulad nga ng performer at ng set list. Which is hindi pa nga natin alam sa ngayon kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Wala namang pakialam at hindi nga natinag ang miyembro ng mga Haley family kahit andoon na nga sa harapan nila sina Nobunaga at Hinray. Hanggang sa sinubukan na ngang kausapin ni Hinray ang mga ito at sinabi niya, "Ipinagpapalagay ko na ito na ang base ng Haley family at kayo ay ang mga miyembro nito." Pagkatapos kang magsalita ni Hinray, napatingin na nga lang sa kanya ang mga ito na tila hindi nila sineseryoso ang mga sinasabi sa kanila ni Hinray at patuloy pa rin nga silang nag-usap. At dahil nga sa inis ni Hinray na binabaliwala lang sila ng mga ito, nasabi na ni Hinray kay Nobunaga na, "Ano, simulan na ba natin?" Sagot naman ni Nobunaga na, "Oo, tara na. Ngunit sigurado ako na mayroong trap muli sa pintong ito. Kaya naman, hindi tayo makakapasok ng basta-basta upang atakihin sila ng malapitan. Kaya naman malakas ang kanilang loob. Alam ko na ang pinakamagandang desisyon sana ay ang maghintay na lamang dito sa labas. Pero ako yung tipong tao na kapag nakita ko na ang mga basura ay gusto ko na agad itong linisin."
Tama ka dyan. Hindi ba ang pinili ko rin ay ang aksyonan kaagad ang mga ito? At hindi lang ikaw ang may gustong linisin kaagad ang mga basura. Isa pa, marami akong baon dito ng mga patalim para batiin sila isa-isa. At pagkatapos nga itong sabihin ni Hinray ay binato na nga niya ang kanyang unang patalim kay Terebellum. Sa bilis ng paghagis ni Hinray, makikita na hindi na nga ito naiwasan pa ni Terebellum at sapul nga ito sa mismong gilid ng ulo nito. Ngunit, imbis nga na mataranta sila, eh tila parang wala nga lang nangyari. Nakatayo pa rin nga si Terebellum at hinugot niya pa ang mismong handle ng patalim na inihagis ni Hinray. At nakumpirmahan natin dito mga ka-hunter na ang patalim pala ay nalipat sa mismong soft drinks na nasa lata na hawak niya kanina. At gulat na gulat naman si Hinray sa nangyari. Naisip naman agad ni Nobunaga na isa itong counter type Nen ability. Ngunit hindi pa nga lang daw siya ganoong kasigurado dito. At para makasigurado silang muli ay nagpakawala ulit si Hinray ng isa pang patalim. Bago niya ito maihagis ay biglaan naman na hinawakan ni Soufflé si Terebellum. Hindi ito inaasahan ni Terebellum. Kaya naman, imbis nga na saluhin niya muli ang patalim na inihagis ni Hinray, ay agad niya lang itong iniwasan at itinulak si Soufflé upang hindi rin matamaan. Napansin naman agad ito ni Perigord at binalak niya sana na saluhin ang patalim ni Hinray upang malaman niya nga daw kung gaano katagal siyang magre-recover kung masasaktan siya ng patalim. Kumbaga, eh gusto niya lang sanang subukan ang kanyang abilidad dito. Hindi naman inaasahan na sinalag nga ito ni Orage gamit ang kanyang libro na binabasa. Matapos nga nito ay pinagsabihan na ni Terebellum si Soufflé na pag-isipan muna nga nito ang kanyang kilos sa susunod nga na hahawakan niya siya. Dahil nga sa delikado daw ang kanyang ginawa. Nagpaalam na nga ang iba na magtatago daw muna sila. Dahil pinag-uutos nga daw ni Morena sa kanila na bawal pala silang makipaglaban sa lugar na iyon. Kumbaga, dedepensahan lang daw nila ang kanilang hideout. Nagpakilala naman bigla si Yokotani kila Hinray. Sinabi niya na siya daw ang legal advisor ng Haley family. At isusumbong nga daw nila sila Hinray sa mga pulis dahil sa illegal trespassing nito at sa attempted murder. Tama yan. Maaari namang makatulong ang mga pulis. Siya nga pala, actually naliligaw kami eh. May idea ka ba kung saan tayo naroon ngayon? Tanong ni Hinray. Sinugot naman ito ni Yokotani at sinabi niya na wala daw siyang karapatan na sabihin ang anumang sensitibo na impormasyon. Ngunit kung susundin lang naman daw nila ang kanyang pag-uutos, eh pwede naman daw ito maareglo. Sabay nakilala nga ni Yokotani si Nobunaga na miyembro ng Phantom Troop. At sinabi niya pa na hinahangaan niya nga ito. At habang pinupuri ni Yokotani si Nobunaga ay agad naman itong sinunggaba ng pag-atake ni Nobunaga. Inihagis ni Nobunaga ang kanyang katana kay Yokotani at headshot na naman ngang muli ang inabot ng isa sa mga miyembro ng Haley family mula kay Nobunaga. Ang kanyang katana ay parang projectile na konektado sa isang tali sa dulo. Tila prepared talaga itong si Nobunaga sa ganitong sitwasyon dahil pangmalayuan nga ang kanyang ginawang pag-atake. Ngunit, bagamat tinamaan ng katana si Yokotani sa noo, ang kakayahan ni Terebellum ay nagpawalang bisa din sa pag-ataking iyon. Makikita sa larawan na hinawakan pala ng kanang kamay ni Terebellum si Yokotani sa balikat. Nakita rin ni Nobunaga na sinalo pala ni Terebellum ang pinsala dahil sa nasugatan pala ang kanyang kaliwang braso. Dahil dito ay napagtanto ni Nobunaga na kaya rin palang tanggapin o ilipat ni Terebellum ang pinsala na natamo ng kanyang mga kasamahan sa kanyang sarili. At dito na rin nga ipiniliwanag ang buong kakayahan ni Terebellum na tinatawag nga na Sweet Home Damage na isang emission type ability. Ang abilidad na ito ay may kakayahan na ipasa sa kanya ang anumang pinsala na hinahawakan ng kanyang kanang kamay. Sa kabilang banda, kung siya naman ang napinsala, ay kaya niya ring ipasa ang pinsalang ito sa anumang bagay o tao na hinahawakan nga ng kanyang kaliwang kamay. Pero yun nga lang ay kinakailangan daw na mayroon nga daw siyang hinahawakan na sa kanyang kaliwang kamay bago pa man magawa ang pag-atake. Katulad nga na nangyari sa hawak niyang soft drinks kanina.
At kaya naman nasugatan din ang kanyang kaliwang kamay ay dahil nga ang mismong pinsala na natamo ni Yokotani ay lumipat lang sa kanya. Dahil kapansin-pansin nga na wala siyang hawak sa kanyang kaliwang kamay noong nangyari yun. So moving forward ay humingi na nga lang ng tawad si Yokotani kay Terebilum. Dahil nga daw sa kanya ay na-reveal na ang kanyang abilidad sa mga kalaban. Sinabihan naman ni Terebilum si Yokotani na hindi dapat siya maging pabaya sa mga kalaban. At kaya nga daw niya sinabi ang kanyang pangalan sa mga kalaban ay para gampanin na niya ang kanyang katungkulan bilang gwardya. At dito na nga rin ipinakita ang kakayahan ni Yokotani na tinatawag nga na LSDF Mohis Attack na nagmula sa Conjuration. Ito ay isang ganap na kakayahan para sa depensa na magagamit nga lang sa hideout nila kung saan matatagpuan si Morena. Ma-activate nga lang ito once na maipakilala na ni Yokotani ang kanyang sarili sa mga kalaban. Ito ay magkoconjured ng mga tauhan na parang robot. Sila ay hindi matatablan ng anumang pinsala mula sa mga kikilalanin nila na kriminal. Ngunit wala nga rin silang anumang damage na maibibigay sa mga ito. At kung gaano kaseryoso ang antas ng krimen ng nagkasala ay ganoon din kataas na antas ng mga bantay o gwardya ang maaaring malikha. So moving forward ay inutusan na nga ni Yokotani dito ang kanyang mga alagad na hulihin sila Hinrai at Nobunaga sa salang trespassing at attempted murder. At bigla namang nagkaroon ng number 4 sa ulo ng mga ito. Nang papalapit na nga ang mga bantay kay Nobunaga ay inatake naman niya ito gamit ang kanyang katana. Dito niya rin napagtanto na hindi sila tinatablan ng anumang pag-atake once na makamit na nga nito ang kondisyon mula sa isang Nen user. Pagkatapos niyang atakihin nito ay bigla nga rin tumaas ang numero nito sa noo na naging number 5 na. Meaning, nasa max level na nga daw ang antas ng kanilang ginawang krimen. Walang nagawa si Nobunaga hanggang sa napalibutan na nga siya ng mga ito at nakuha na nga rin ang kanyang katana. Binalaan na nga lang agad ni Nobunaga si Hinrai na umalis na nga agad sa lugar na iyon dahil sa naka-autopilot na nga daw ang mga robot at hindi nga ito titigil hanggang sa ma-evict nga daw sila. At napansin nyo ba mga ka-hunter na habang tinitingnan ko nga ang scene na ito kaysa maawa ako kay Nobunaga natatawa na nga lang ako sa naging itsura niya dito, diba? Well, matapos nito ay dinala na nga siya mismo sa loob ng kwarto at mabilis na nga siyang naglaho. Na ang ibig sabihin lang ay meron nga itong patibong kung sakaling papasok sila gamit ang entrance door. At inutusan naman ngang muli ni Yokotani ang kanyang mga alagad upang dakpiin naman si Hinrai. Habang papatakas na nga si Hinrai ay nag-isip na nga siya kung saan niya ilalagay ang kanyang transmitter. At dahil naman daw sa naka-autopilot ang mga alagad ni Yokotani ay hindi nila malalaman ang kanyang mga ginagawa. Sabay luwanga sa kanyang transmitter. At pumunta na siya sa disposal room at sa ilalim nga nito doon niya itinago ang transmitter. Sa kabilang banda naman ay bumalik na nga si Nobunaga sa room 3101. Napagtanto niya na kapag pumasok ka sa kwartong ito ay mapupunta ka sa mismong hideout ng Hailey family. At kapag pumasok ka naman sa anumang pinto sa mismong hideout nila ay babalik ka ulit sa kwartong ito. Napaisip nga rin siya na mayroon din daw siguradong warp para lang sa mga miyembro ng Hailey family sa kwartong yun. At iniisip niya na nga kung saan ito matatagpuan. Kasunod dito ay sabay na ngang nagpakita dito si Hinrai na ang ibig sabihin ay nahuli na nga rin siya ng mga bantay. Tinanong naman agad ni Nobunaga kung successfully niya ngang naiwan sa hideout ang kanyang transmitter. At sumagot naman si Hinrai na oo. Sinabi niya rin nga na tingin niya ang kanyang kapangyarihan ay naubos na sa araw na yun. Kaya naman ay magsiswitch daw muna nga siya sa support role. Ipapadrawing niya rin nga daw ang lahat ng mga mukha ng Hailey family upang makahanap ng mga witnesses para mas lalong mapadali pa nga ang kanilang paghahanap sa mismong hideout nila. Kaya naman nasabi rin ni Nobunaga na ipagpaliban na nga daw sa kanya ang paghahanap sa mismong lokasyon ng transmitter. Nagtapos ang serye nang sinabi ni Hinrai na para sa kanya ay mga baguhan pa talaga ang mga nakaharap nila. Ngunit
hangga't hindi pa nga raw nila alam ang tunay na kapangyarihan ni Morena at ang mga organ na pinag-uusapan nila ay dapat pa rin silang mag-ingat at hindi magpabaya. Ang ibig sabihin ba nito mga ka-hunter ay may alas pa palang itinatago si Hinray na hindi pa natin nakikita? Well, aabangan nga natin yan sa susunod na kabanata. At dito na nga po nagtatapos ang chapter 399. Sana ay nagustuhan po ninyong muli ang video na ito. At kung oo, ay huwag mo nang kalimutan na bigyan ito ng malaking like dahil malaking tulong na yan sa ating channel. And make sure na nakasubscribe ka na para lagi kang updated sa mga kwentuhang pang-anime katulad nito. Muli, ako po si Kuya Boy and kita-kit sa ating next video. Shoutout nga pala kila si Karen Rivera, kay Nanyeria Geralds, kay Filipino Guy, kay Jonaline Molde, at kay Ground Zero. Maraming maraming salamat po. Stable.